pupunta na kagad tayo sa isang meeting with the brand, kaya naman tara, samahan niyo kami. Ayan na, dito na kami. Hi, Kim! What about our Inang Reyna? Is she effect? I didn't effect. Dumaan pala si ano, si Catriona Gray dito habang nagpipicture kami. Ano gusto mong kapatid, Sky? Baby sister lang pa, and baby sister. Gusto daw niya ng kapatid ulit. Kailangan nating mag-inbox ng mga pang-stop. Dahil parating na ang bagyo. Actually, dumating na yung bagyo kanina. So, kailangan nating maging prepared and tuturuan ko kayo kung paano mag-prepare sa bagyo. Hi, Nixkis! Good morning! Welcome back to my channel. Good morning sa inyo. Maulang umaga. Very early, 9 AM in the morning. Pupunta na kagad tayo sa isang meeting with the brand. Kaya naman, tara, samahan niyo kami. Ayan, nasa car na tayo mga niskis. Ang lakas ng ano, ng ulan. Pero medyo tumila-tila na. Sana hindi tayo masyado matraffic sa may Greenbelt pa naman yung meeting. Diyos ko, ang layo. Sana 11 AM nandun na tayo. Pero it's already 9:45. Dito pa lang tayo sa Commonwealth. Kaya good luck. Sana umabot ako sa oras. But anyway, kung hindi naman tayo umabot sa oras, mauna naman doon si Ate Heidi para i-meet na yung client. Si Cloudy, si Ate Jams. Hello! Cloudy, parang kapatid mo yun. Si Sky, Sky. Okay, so nandito tayo sa Greenbelt. And doon tayo, aray ko, sa Mary Grace. Ayan. Diyan yung ating meeting. Huh? Ayan na, nandito na kami. Hi, Kim! Hi. Kim is from Paris. Ayan. Thank you, Kim! Hi, Cloudy! Kakain kami dito. May sinasabi si Ate Heidi. Sabi mo? Ah, sabi ko, buti na lang yung meeting namin marunong mag-English. Medyo siya mag-English. Marunong siya mag-English. Kasi di ba karamihan sa mga, yun na, mga kapatid natin sa ibang bansa sa Asia, you know. Ayoko na yung ba, medyo mahirap. But of course, what about our Inang Reyna? Is she effect? I didn't effect. Ako yung hindi marunong mag-English. Mamusa pa ba ng salsa akong? Kabo madali ko kanina, nakalimutan ko yung English ko. Bakla ka ng taon, hindi mo pinaalala sa akin kagabi. Effect yun, effect. Tutulo na ang dugo ni Mama sa ilong, Cloudy. Ante, kamusta ka naman? Dumugo din ba ilong mo? Dumugo tayo nga ni Ate sa akin. Sabi niya, ano pinasasabi natin niya? Kakainin ni Cloudy yung camera. Yeah! Pinipili niya ang camera. Jesus! Hi! Parang ang sarap nung kay Ate Heidi. Chorizo! With olives. Sa akin, Spanish sardines with olives din. Mukha din naman itong masarap. Pero parang mas masarap yung pasta niya. Uwi na tayo sa bahay kasi naantay na tayo ni Daddy. At kailangan ko na rin umuwi. Thank you! Thank you! Kailangan ko na rin umuwi. Kasi nga, ano, meron tayong agenda. Meron tayong agenda mamaya. May kailangan tayong gawin. Mga niskis, isishare ko yun sa inyo kasi kailangan nyo yun sa inyong buhay lalo na ngayon. Kaya, liga na uwi na tayo sa bahay. Dumaan pala si ano, si Catriona Gray dito habang nagpipicture kami. Sayang hindi nakagip ng camera si picture, pero kung vlog nakita nyo sana mga niskis. Ang sexy, grabe, hindi nalalayo sa katawan ni Ate Jazz.
Parang ganun lang. Diyos ko. Ito si Jessie, sali ko talaga ito ng Miss Universe eh. Mga ano eh. Mga kulang lang sa tangkad si Jess. Pero hindi nalalayo sa katawan at sa mukha. Kulang lang sa mga ganun pa. Ganyan pa siya. A few moments later. Ito si Sky, naririnig ko. Salita na salita. Oh, may kapatid ka na? May kapatid ka na? Yung pala. Yun daw ang kapatid niya, yun daw. Ano ba yan, anak? Bihid na, tignan ni Cloudy. Ayan na, kikuha niya. Bigyan mo, give mo. Pahirapan mo naman. Oh. So, Love mo nga. Yakap mo yan. La, paano nga kaya, no, mga ningskis kung kasunod ni Cloudy ganyang kaliit? Tapos may kapatid ka na ganyan, no? Ano gusto mong kapatid, Sky? Baby sister Lava at baby sister. Gusto daw niya ng kapatid ulit. And gusto niyang baby sister ka talaga. Hello nga pala kay Ate Tess. Salamat Ate Tess sa pananood. Si Ate Tess from Japan. Thank you for watching Ate. Sana di ka magsawa. Hi mga niskis. So nandito tayo sa Fairview Terraces. And pupunta tayo sa Pure Gold. Dahil mag-quick shopping tayo ng ating mga kailangan. Dahil nga po, kailangan nating mag-imbok ng mga pang-stock. Dahil parating na ang bagyo. Actually, dumating na yung bagyo kanina. So, kailangan nating maging prepared and tuturuan ko kayo kung paano mag-prepare sa bagyo. So, dahil nga, kailangan natin mag-prepare sa bagyo, naglista ko dito ng mga kailangan nating stock na pagkain and mga bagay na kakailangan natin pang-stock kung sakali man magkaroon ng brownout or mas stranded tayo sa loob ng bahay or kung kakailanganin lumikas at umalis sa loob ng bahay. So, una sa aking listahan, syempre, ang kandila. Pastillas, peanut butter, pang-stock na din to. Kailangan natin ng mga biskuit, pang-stock. So, pastillas, peanut butter. Okay, so magkukuha naman tayo ng mga ham para kung sakasakali, pwede natin itong i-stock sa bahay and i-freezer lang. So, kuha tayo nitong sweet ham. Ayan. In. Yan na yung laman ng ating cart. Medyo marami-rami na mamaya. Sasabihin ko sa inyo kung para saan yung mga yan. Yes, mga first aid naman tayo. So, dahil meron na akong betadine sa bahay, hindi na ako kukuha. Band-aid, importante mga ningskis. Kuha tayo ng band-aid. Okay, dito naman tayo sa mga gamot. Kasi syempre, kailangan din natin yan. First aid na mga gamot. Hi, si Kuya Jigs na-meet ko, tsaka si Kate. Ayan, wife niya. Salamat, nanonood sila. Later. Okay, so may bagyo, ready ka na ba? Alam mo ba kung ano ang iyong mga kailangang dalhin kung sakali man na kailangan nyong lumikas at iwan ang inyong mga bahay? Ready ka ba kung sakaling mag-brown out? Ngayon na bagyo-bagyo days, kailangan nating maghanda kung sakali man na magkaroon ng brown out. I-share ko sa inyo yung mga gamit na meron kami dito na sa tingin ko sobrang laking tulong ang magagawa sa inyo. Okay, mag-start tayo dito sa ating super reliable na rechargeable electric fan. So, mga niski, syempre, bilang may infant tayo ngayon, si Baby Cloudy, and may toddler, kailangan nating magkaroon ng rechargeable electric fan. And hindi lang to basta electric fan, meron din siyang, buksan muna natin, ayan. So, meron din siyang ilaw.
kung sakasakali man na mag-brown out, hindi kayo mahihirapan ng kapapaypay, especially may infant. Actually, tayong matatanda, okay lang kahit di na tayo mag-electric fan. Pero bilang sa mga anak natin, super importante nito, okay? So, nakuha namin to ni Daddy sa Ace Hardware 3 years ago. Kay Skyler pa to kasi naranasan namin dati nag-brown out. Super hirap magpaypay kay Sky, baby pa siya noon, as in infant pa lang. Kaya simula noon bumili na kami nitong rechargeable na electric fan. Nakalimutan ko na din kung magkano, pero hindi to lalagpas ng 3,000 pesos, as in, ayan yung itsura niya to. Siyempre, i-charge mo lang siya palagi after mong gamitin para always ready. And syempre, kung mayroon tayong electric fan, kailangan nyo din ng radyo para updated tayo sa mga nangyayari, especially sa balita. So, meron kami nito. Ayan. Ayan. So, rechargeable to mga Ningskis. Pwede nyong ilipat. Meron din siya mga nasasagap, depende sa antenna. So, ayan. Bukod sa dibangan na mag-radyo ka habang brown out, importante para updated ka sa mga balita. So, ito, hindi lang din siya basta radyo. Siya ay may ilaw din. Ayan. And ito yung parang ano, yung pangliwanag sa dadaanan. And ito yung parang standing light mo. So, ito mga Ningskis ay galing sa CDR King. Makalimutan na namin kung magkano, way back 3 years ago din. So, yan yung mga importanteng bagay na dapat hindi mawala pag nagba-brown out. And I think very super importante to sa kahit anong bahay, bukod dun sa emergency light, dapat may ganito talaga kayong naka-standby. And syempre, ang ating kandila, alam nyo na yan, flashlight, alam nyo na din yan, bukod sa dito, mabuti na the more the merrier. Pang sindirang kandila, huwag kayong mawawalan yan. Importante din yan, mga Ningskis. And mga power bank. So, ipon kayo ng power bank, power case. Kasi nga naman, di ba, social media is life. Kailangan nating maki-update. Naku, minsan nga, mas nauna pa ang balita sa cellphone kaysa sa radyo at TV. So, kung mas maraming charger, the more the merrier. Kasi itong mga klase ng ganito, pag nalobat sila, pwede nyo silang i-charge sa mga power case kasi meron silang USB dock. And katulad din ito, yung mga power bank. So, ayan, mga Ningskis ko, isulat nyo na habang sinasabi ko pa. Okay, next naman tayo sa mga pagkain. Siyempre, kung magkaroon ng brown out, no, mahirapan ka din magluto and all. Paano naman kung ma-stranded ka sa loob ng bahay, hindi ka makalabas kasi sobrang lakas ng ulan or baha mismo sa labas ng inyong mga garahe or labas ng inyong mga bahay. Mabuting palagi kang merong stock. So kami, kakabili lang nito kanina fresh from the grocery. Nung napanood nyo, ah, okay, papakita ko lang sa inyo ng very, very quick para magkaroon kayo ng mga idea. So bukod sa hindi tayo kumakain ng cup noodles, kailangan natin mag-stock. Dahil nga, pag dumating na yung pagkakataon na wala na tayong ibang makain, no? Talagang mapapakain ka ng hindi mo talaga kinakain. So, mag-stock tayo ng cup noodles kasi itong mga cup noodles, madali siyang lutuin. Bababaran mo lang siya ng mainit na tubig. Okay? So, ayan. Tapos, meron tayo ditong yung mga Quaker oats na just add water lang. So, mga Ningskis, itong mga klase ng pagkain ito, super reliable siya, lalo na pag mga ganitong pagkakataon, yung mga ready to eat na, ganyan, mabilis ang pagkain lang, okay? So, syempre, mga gatas para sa mga magulang, para sa bata, para kay Sky. And ito mga Ningskis, biskuit, yan ang wag na wag kayong mawawalan sa bahay. Bukod sa pang merienda na, isa din yan sa mga pagkain na pwede nyong i-stack sa bahay pag brown out. And syempre, eto na nga, paano kung kakailangan ninyo ng lumikas? Mabuti nang meron kayong mga pagkain na mabilis kainin, like itong mga biskuit and mga dilata. Mga Ningskis ko, may mga dilata na ready to eat na. So, bukod dyan, easy open pa. So, ayan. Meron silang mga bukasan sa taas. So, hindi mo na kailangan magdala ng abrelata po, ano, sa panahon ngayon. And, syempre, hindi ko alam kung ano ipinaglalaban ni Sky at bakit may pa-dodge meal pa siya dito. Tapos, ayan, more biscuit and more tinapay. Okay, so, yung bigas, alam nyo na yan, mga Ningskis.
alam niyo na yan, bago kayo umalis, magsaing na kayo para meron kayong kanin. And ito pa ang pinaka-importante, always kayong mag-i-stock ng tubig. Actually, bumili kayo ng ganito kalaki kung mas marami kayo sa pamilya. Bumili kayo ng ilang piraso, i-stock nyo, itabi nyo sa cabinet kasi hindi yan masisira or hindi yan makokontaminate hanggat hindi nyo binubuksan. So, maganda palaging meron kayo nakaabang na tubig for emergency purposes. Ito na nga po, no? Kailangan na nating lumikas at iwan yung bahay natin. Ano naman yung mga kailangan nyo dalhin? Bukod sa damit, alam nyo na yan, mga ninskis ko, syempre, kung may time ka, magpe-prepare ka. Bukod sa damit, magdala ka ng mga tuwalya. Yan ang pinaka-importante, tuwalya, kasi panlaban to sa lamig and pangtuyo ng katawan. Siyempre, magdala ka rin nung mga, alam mo yung mga travel size na comforter. Comforter talaga. Blanket pala, sorry. Yan, mga travel size na blanket. Damit nyo, damit na mga bata. And ano pa ba? Yung mga travel size na unan. Kasi nga, ano, hindi po natin alam kung saan tayong evacuation center mapupunta or baka naman magtambay kayo sa loob ng inyong mga sasakyan. Hanggang sa makarating kayo doon sa mga evacuation center. So, mabuti na meron kayong sariling gamit. Lalo-lalo na pag meron kayong mga ano, mga toddler at saka meron kayong infant. Dapat talaga, ano, mas maraming gamit kasi kawawa sila. So, di bali na tayo, nakaupo lang tayo matulog. Pero yung mga bata, dapat comfortable sila. Okay, so ito pa ang isa pa sa pinaka-importante, ang ating, ang tawag ko dito, bagyo kit. Siyempre, bukod sa mga ating hygiene, yung mga products sa pang-hygiene, ito mga ninskis ko, ang nasa loob nito is mga shampoo, conditioner, sabon, ganyan, toothbrush. Ito yung mga nakikita nyo naka-display sa hotel room pag nag-check-in kayo. Ito talaga yung purpose ko kung bakit ko sila iniipon. Bukod sa pag nag-travel, kunyari hindi naman mag-travel kasi, no? Actually, kung mag-travel ka talaga na hindi ka naman mag-check-in sa hotel or something, mag-road trip, maganda tong mga ganitong klase ng mga toiletries. Maliliit sila, so travel size talaga sila. And sa mga ganitong pagkakataon na madalian, kailangan mong umalis ng bahay and lumikas and all, ipunin nyo mga ninskis yung mga ganitong klase ng toiletries na nakukuha nyo sa mga hotel room. Okay, so tip ko yan sa inyo para hindi na kayo mamumroblema and masyadong maraming dala na malalaking ganyan. So ito yung masabon ng mga bata. Meron tayong ganyan. Siyempre, kailangan natin ng safeguard. This is not sponsored, alam nyo naman safeguard user ang inyong inang Reyna. Pero naisip ko lang din, nung habang nagpapak ako kanina, sabi ko maganda nga to safeguard kasi antibacterial din siya. So kung sakaling may masugatan or may, alam mo yun, lulusong ka sa baha, mabuti na protektado ka kasi si safeguard nagbibigay siya ng 24 hours protection. Mga ninskis. Kaya, yon, try considering buying safeguard yung Pure White kasi yun yung binibigay niya. So, kung lulusong ka man sa baha, mauulanan ka, magkasugat ka man, meron kang protection. Siyempre, hindi naman makukuha ni safeguard ang lahat-lahat. Kaya, kailangan mo din ang mga gamot. So, meron tayo ditong antibacterial ointment. Meron tayong Band-Aid. Meron din ditong hydrogen peroxide agua oxigenada pang disinfectant. Meron tayong alcohol. Siyempre, alcohol importante. Huwag mawawala din sa inyo. And ano ba yung mga nandito? Betadine. Ayan, betadine. Hindi ko lang makita yung isa kong kit na ano, yung may lamang first aid kit talaga. Yung may bandage, yung may bulak, may maliit na gunting. So, alam nyo na yan, mga niskis ko, first aid kit, mga pag merong nasugatan or something, yan. Tapos, magdala na din kayo ng mga gamot. Ito, yung mga gamot na usually kailangan, ano to, alerta. Para alert ka. Alerta. Kailangan mo maging alerta. So, meron din ditong fern C, ascorbic acid, pampalakas ng katawan, biogesic, and diatabs, no? Wala ka na nga makain sa evacuation center, mag-diatabs ka pa. And syempre, white flour, panlaban sa hilo. Kailangan talaga ganyan, ganyan ka-prepared. Okay, so, apart from that, yung damit, nasabi ko na sa inyo, damit. Tapos, syempre,
kung katulad kita na mayroong dalawang Junakis, alam mo na na kailangan mong ihanda at dalhin ang inyong baby bag. Ayan. Baby bag, mga Ninskis. So, ayan, mga Ninskis ko. Sana nabigyan ko kayo ng idea and nagkaroon kayo ng parang realizations na itong mga bagyo na to, hindi lang yan basta dumadaan. Kailangan niyang pinaghahandaan. Although, mabuti nang prepared kesa nakanganga ka kung sakali man na dumating na yung pagkakataon na yung bahay mo, hindi naman usually binabaha. Pero this time, binaha at hindi ka prepared nga. Mahirap yung ganun. So, mabuti nang palagi kang may nakaabang. Ang mabuti nga niyan, itong mga pagkain na to, lalo-lalo na yung mga biskuit at delata, hindi naman sila na-expire. Usually, a year. Yung iba nga, parang 2 years pa bago ma-expire. Ilagay mo sila sa plastic container. I-sealed mo doon yung mga container box na transparent. Tapos, itabi mo lang, set aside mo lang. Always lang yun nakaabang para pag may mga ganyan, kuha ka na lang ng kuha. Mabilis na lang. Always charge yung mga battery nyo. Mga power bank, power case, itong mga rechargeable electric fan and radio para kung dumating man yung time na mag-brown out, naka-ready, di ba? Hindi yung pagbukas mo wala, low bat pala. So, yun lang mga Ninskis ko. Sana nabigyan ko kayo ng idea. And I know, baka meron pa akong mga nakalimutan. So, make sure to comment it down and mag-share din kayo ng inyong mga tips kung paano maghanda sa bagyo. So, syempre, mag-share tayo para naman yung iba nating mga Ninskis dyan matuto din sila dun sa pag-prepare na ginagawa nyo. So, syempre, paalam nyo din sa inyong inang Reyna kung ano pa yung mga importanteng bagay na wala dito sa aking mga hinanda. So, ayan, sana mag-iingat tayo palagi ngayon, especially bagyo-bagyo at malakas daw ito. Kung hindi nyo naman kailangan lumabas ng bahay, huwag na kayo lumabas, ano? So, ayun lang mga Ninskis ko. Thank you so much for watching today's video. So, itong video na to is very educational. Sana natuto kayo. Make sure to subscribe to my channel and i-share nyo itong video na to sa inyong mga friends para naman maging bagyo-ready din sila. Lalo-lalo na ngayon na merong paparating na bagyo. And dumating na nga pala siya kanina. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. Good night and sana manood ka ulit bukas. Bye!